Mga kapuso, inspirasyon ang atid ng tatlong graduate sa Bulacan State University, kung tawagin BSU. Isang senior citizen, isang ina, isang dalagang nagtapos para sa kanyang ama. Narito ang kanilang kwento na tinutukan ni Mark Salaza. Wala dapat nalilipasan ang pangarap. Yan ang aral ng kwento ng tatlong natatanging graduate mula sa Bulacan. Ang 68 years old na si Leonita Sinukbit o Nanay Nits sa kanyang mga kaklase sa Bulacan State University. Natapos ang kursong tourism ng may academic award. Gusto ko naman siyempre yung makamit din yung pangarap na naliit pa ako eh. Pangarap na talaga natapos. Dahil lang po sa kahirapan, hindi ko po nakuha ang makapag-aral. Naging din makamit magkakapatid eh. Mahaba na ang nilakbay ni Nanay Nits bago makapagsuot ng toga. Namasukan sa kantin, nag-lounge singer, ahente ng lupa, nagyaya sa bata, nag-OFW. Lahat para sa kanyang limang anak. Mami, sigurado ka ba na mag-aaral ka ulit? Sabi niya, kasama mo. Pero supportive naman po siya. Sabi ko, napagtapos ko na kayo mag-aaral, kaya ako naman na mag-aaral. Food service management naman ang tinapos ni Nanay Cora sa edad na 51 at Dean's Lister. Sabi ni Nanay Cora, kung magpapa-apekto ka, hadlang talaga ang pangungutya minsan sa mga gaya niyang may edad na nangangarap pa. May edad na nangarap po ako, pag ngayon pa ako nag-aral, ganoon. Sabi ko naman po, wala naman po sa edad yung pag-aaral, basta may pangarap. 27 anyos pa lang naman si Arlene na nagtapos din ng food service management sa Bulacan State University kung saan security guard din siya. Hinabol naman niya na makapagtapos hindi para sa sarili, kundi para sa ama. Tatay ko po sir is manginisda po sa amin, sa probinsya po namin, sa Marinduque po. Gusto mo siyang iahon? Opo, kasi hindi po ganun ka, contento po yung nabibigay ko sa kanyang pera kasi nahati po yung sa pag-aaral ko, tsaka po sa kanya, tsaka sa pangungupahan ko po ng bahay. Kapag natapos na ang pandemyang ito, aabutin ni Arlene ang pangarap na maging chef sa isang cruise ship. Hindi na raw sa maliit na bangka papalaot ang tatay niyang mangingisda dahil sa malaking cruise ship daw sila sasakay. Sa tatay ko po is, ano lang po siya, magtyaga lang po sa paghihintay sa akin. Mga mabigay ko po yung mga pangangailangan niya talaga, yung asin sa kanya lang po talaga. Saka pagtagaan niya na lang po ako, kasi ito lang po yung nakakayanan ko na ibigay sa kanya hanggang ngayon. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV. At sa www.gmanews.tv.